Hello po and welcome back sa Pauka Sports. Pag-uusapan natin ngayon, ano? Ano ba ang susi para manalo itong si Inoue kay Tapales? Maring siguro tinatanong nyo, kailangan pa bang gawin yan? Lamang na lamang itong si Inoue kay Tapales, according po sa mga eksperto. Pero if you are gonna be technical about it, ano ba ang dapat nating makita para manalo itong si Naoya Inoue sa ating pambato na si Marlon Tapales? Pag-uusapan po natin yan at syempre pati kayo sumama, i-comment nyo down below kung ano sa tingin nyo dapat gawin ni Naoya Inoue. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astigsa Sports. Sabi nga na ibang madaling mag-predict daw kasi Naoya Inoue daw is so, kumbaga siya yung lamadong-lamado dito sa laban na ito. At don't get me wrong po, meron po din akong video yung gagawin or ginawa na kiss to win naman or susi naman para manalo itong si Tapales. Ganyan po talaga yung ginagawa natin dito sa Pauka. So, ate po ina-analyze ang parehong kampo. So, pag-usapan na natin ito. Naoya Inoue, lamado. Mas madali ito, no? Mas madali talaga itong isipin dahil syempre, ang daming mga eksperto nagsasabi na ina-knockout daw ni Inoue si Tapales. Posibleng-posible po mangyari yan. At syempre, ako'y naniniwala na posible din na baligtad. Pero ano ba ang dapat gawin talaga dito ni Naoya Inoue para masigurado na siya ang panalo? Una-una, sabihin ko lang, no? Pag ikaw ay dayo, mahirap talaga manalo ng desisyon. So, sa aking palagay, you know, if this goes to a decision, more or less, baka hapon ang manalo. But, if you wanna be, kumbaga sabi nga ni Naoya Inoue, gusto niya maging impresibo sa kanyang ipapakita dito sa laban na ito, ano ba ang dapat niyang gawin? Una-una, what is expected for Marlon Tapales to do? I think Marlon Tapales is gonna try and attack. Of course, siya ang dayo dito, siya yung may dapat patunayan at ang unang-unang kina nakita ko po at ito po ay nakita ko rin sa mga laban po ni Naoya Inoue, counterpunching. Now, of course, expected na papasok si Naoya Inoue, but the punch that you expect, kumari ikaw, kita mo, susuntukin ka na Naoya Inoue, mas kahit medyo solid dito, pag kumbaga yung boksingero po ay anticipated yung suntok, medyo nakakapag-brace siya, no? Ibig sabihin nito, naabangan niya yung suntok, either tatama siya o hindi, basta kita mo yung suntok, masakit man o hindi, at least na-anticipate mo. And that is why I think the key here is counter-punching for Naoya Inoue. It's almost always the punch that you don't see that hurts you the most. And with the power like Inoue, delikado talaga dahil sa lakas po ni Naoya Inoue. So number one, para simple lang tayo, is counter-punching. Nakita natin yung mga short counter-punch ni Inoue, ang bibilis. So yan po ang iiwasan ni Marlon Tapales, pero yan naman ang gagawin ni Naoya Inoue. Lalo na yung right straight counter niya, sigurado. Pag tumama yan, talagang masasaktan po talaga si Marlon Tapales. Number two, we've seen time and again that ang mga kalaban po ni Naoya Inoue, pag nasaktan, kumbaga pumupunta sila sa footwork. Tumatakbo-takbo, umiikot-ikot sa ring. So it's very important at kayang-kaya din ito gawin ni Inoue, which is put his opponent on the rope. So, kailangan niyang habulin at i-cut and put him on the rope. Pag talagang nasa lubid na yung kalaban, kung mapapansin niyo, no, yung ilan laban niya, nasa lubid yung mga kalaban niya at doon niya binubugbog. So, Naoya Inoue, it's important that he does the same thing. No? Pag nasaktan niya, the boxer or his opponent probably gonna run to try and recover. If he put him on the rope, sa bilis po ni Naoya Inoue, talagang ganun ang mangyayari. Now, number three is the most important one. Now, this is where Naoya Inoue is known for. Naoya Inoue is known for his speed and power. So, I would say, number three and the most important one, you know, parang Manny Pacquiao, no? Sabi nga nila, regardless of what's happening in the boxing or the scorecard, if Naoya Inoue lands that power shot with the speed and accuracy, then game over. Ayan po ang sinasabi ng karamihan. So, power is very important. If ipairamdam niya ito kay Marlon Tapales, sabi nga nila, everyone has a plan until you get hit. And so far, sa nakita po natin, no, sa mga nakalaban po ni Naoya Inoue, so far, wala pang nakakapagtiis ng suntok ni Naoya Inoue
kung abot man ito ng 12 rounds or knockout. But Naoya Inoue, based on his, kung bakit nakikita ko sa ano niya, no? he's thinking of, kumbaga pag-aralan muna si Marlon Tapales, like what he did with the Thai fighter or his opponent. Eh. Very ano kasi, hindi po basta brawler si Naoya Inoue. Si Naoya Inoue is also a thinking fighter and a brawler and a boxer, no? And a puncher at the same time. So, he is called a complete fighter. And there's a reason why he's arguably one of the pound-for-pound fighters. So, if he wins this one, he wins two undisputed belts in the two divisions. Apat na belts po in two divisions. So, yan po ang pinahaki po para manalo po si Naoya Inoue. So, siguro nag-iisip kayo, sir, di ba ganyan siya? Yes. So, simple lang. So, just be himself. But, watch out for that counter. And if he is, yung opponent niya naging nasa lubid, delikado po yan. And, syempre, the power and the speed. So, medyo lumampas na yan, pero yung power speed, pinagsama ko na. So, medyo mahirap po talaga. Ito po, ang pag nakita natin ito sa laban, delikado po nga, baka matalo po ang ating bata. Yan po yung real talk. At, pero, syempre, meron din po akong keys to win para po kay Marlon Tapales. Kasi may pag-asa rin po talaga ang bata natin. Ikaw po, ano po sa tingin nyo dito? Ano po ang inyong susi para manalo si Naoya Inoue? O kailangan pa ba ng susi? Let me know in the comment section. Pag-usapan po natin yan. At syempre, just in case po, interested pa rin kayo sa Arena Plus. Scan nyo lang po yan or message nyo po ako for more information. Salamat!